ang pagtrato sa mga aliping. Ikadalawamput isang kabanata. Sinabi ng Panginoon kay Moises, ito ang mga tuntuning ipapatupad mo sa mga Israelita. Kung bibili kayo ng mga aliping Hebreo, maglilingkod siya sa inyo sa loob ng 6 na taon. Pero sa 7th taon, lalaya siya sa pagkaalipin niya na walang babayaran. Kung binili niyo siya na wala pang asawa at sa katagalan ay nakapag-asawa, siya lang ang lalaya sa 7th taon. Pero kung may asawa siya ng bilhin ninyo, lalaya rin ang kanyang asawa kasama niya. Kung binigyan siya ng amo niya ng mapapangasawa at nagkaanak sila, lalaya siya sa 7th taon. Pero ang asawa at ang mga anak niya ay maiiwan sa kanyang amo. Pero kung sasabihin ng alipin na minamahal niya ang kanyang amo, ang asawa at mga anak niya, at hindi niya gustong lumaya, dadalhin siya ng amo niya sa presensya ng Diyos, doon sa may pintuan o hamba ng lugar na pinagsasambahan. Bubutasan ng amo niya ang isa sa tainga niya, at magiging alipin siya ng amo niya magpakailanman. Kung ipagbibili ng isang tao ang anak niyang babae para gawing alipin, hindi siya lalaya sa 7th taon, kagaya ng lalaking alipin. Kung hindi masisiyahan ang amo niyang bumili sa kanya, pwede siyang tubusin ng pamilya niya dahil hindi pananagutan ng amo niya ang responsibilidad sa kanya. Pero hindi siya pwedeng ipagbili ng amo niya sa mga dayuhan. Kung ibibigay ng amo niya ang aliping ito sa kanyang anak bilang asawa, kailangan niyang ituring siya na anak niyang babae. Kung gagawin niyang asawa ang aliping at mag-aasawa pa siya ng iba pang babae, kailangang ipagpatuloy niya ang pagbibigay sa kanya ng mga pagkain at damit at ang pagsiping sa kanya. Kung hindi niya masusunod ang 3 bagay na ito, papayagan niyang lumaya ang babae ng walang bayad. Mga kautusan tungkol sa mga krimen. Ang sinumang makakasakit ng tao at mapatay ito, papatayin din siya. Pero kung hindi niya ito sinadya at pinayagan ko itong mangyari, makakatakas siya sa lugar na ituturo ko sa kanya. Pero kung sinadya niya at plinano ang pagpatay, patayin niyo siya kahit na lumapit pa siya sa altar ko. Ang sinumang mananakit sa kanyang ama o ina ay papatayin. Ang sinumang dudukot sa isang tao ay papatayin, kahit na ipinagbili na niya o hindi ang kanyang dinukot. Ang sinumang lumapastangan sa kanyang ama at ina ay papatayin. Halimbawang nag-away ang 2 tao, sinuntok o binato ang kanyang kaaway at siya'y nabalda at hindi na makabangon pero hindi namatay. Ngunit kung sa bandang huli, makabangon at makalakad ang napilay, kahit na nakabaston pa siya, ang taong nanakit sa kanya'y hindi dapat parusahan. Pero kailangang magbayad ang tao sa kanya sa nasayang na panahon at kailangan siyang alagaan ang taong nanakit hanggang sa gumaling siya. Kapag hinagupit ng tungkod ng sinuman ang kanyang aliping, lalaki man o babae, at agad itong namatay, parurusahan siya. Pero kung makakabangon ang alipin pagkalipas ng 1 o 2 araw, hindi siya parurusahan dahil pagmamay-ari niya ang alipin. Kung may nag-aaway at nasaktan ng 1 buntis at napaanak ito nang wala pa sa oras pero walang masamang nangyari sa kanya, pagbabayarin ang nakasakit ayon sa halagang hinihingi ng asawa at pinayagan ng hukom. Pero kung malubha ang nangyari sa babae, parurusahan ang responsable katulad ng nangyari sa babae. Kung namatay ang babae, papatayin din siya. Kung mabulag ang babae, bubulagin din siya. Kung mabungi ang ngipin nito, bubungiin din siya. Kung nabali ang kamay o paa, babaliin din ang kanyang kamay o paa. Kung napaso, papasuin din siya. Kung nasugatan, susugatan din siya. Kung nagalusan, gagalusan din siya. Kung sinuntok ng amo ang kanyang aliping lalaki o babae sa mata at nabulag ito, palalayain niya ito sa pagkaalipin bilang bayad sa mata na binulag niya.
kung nabungin niya ang ngipin ng kanyang aliping lalaki o babae, palalayain din niya ito sa pagkaalipin bilang bayad sa ngiping nabungi. Kung ang toro ay nakasuwag ng lalaki o babae at namatay siya, kailangang batuhin ang toro hanggang sa mamatay at huwag kakainin ang karne nito. Pero walang pananagutan dito ang may-ari ng toro. Pero kung nasanay ng manuwag ng tao ang toro at binigyan na ng babala ang may-ari tungkol dito, pero hindi niya ito ikinulong at nakapatay ito ng tao, kailangang batuhin ito hanggang sa mamatay at papatayin din ang may-ari. Pero kung pagbabayari ng may-ari para mabuhay siya, kailangang bayaran niya ng buo ang halagang hinihingi sa kanya. Ganito rin ang tuntunin kung nakasuwag ang toro ng bata, lalaki man o babae. Kung nakasuwag ang toro ng alipin, lalaki man o babae, kailangang magbayad ang may-ari nito ng 30 pirasong pilak sa amo ng alipin at kailangang batuhin ang toro. Kung may taong nagtanggal ng takip ng balon o taong naghukay ng balon at hindi niya ito tinakpan at may nahulog na baka o asno sa balong iyon, dapat magbayad ang may-ari ng balon sa may-ari ng hayop at magiging kanya na ang hayop. Kung makapatay ang toro ng kapwa toro, ipagbibili ng parehong may-ari ang buhay na toro at hahatiin ang pinagbilhan nito. Hahatiin din nila ang karne ng namatay na toro. Pero kung nasanay ng manuwag ang torong nakapatay at hindi ito ikinulong ng may-ari, magbabayad ang may-ari ng isang toro kapalit ng namatay at magiging kanya na ang namatay na toro.